Ang agenda natin ay walang iba kung hindi maglinis. Lason, lason. Oh, yummy! One week supply of pancake. Nag-refill na ako ng mga bagong gamot. May pito din ako dito. Ang lala. Subscribe! Good morning, guys! Today ay Black Saturday. So, wala kaming ibang gagawin. Siyempre, hindi kami aalis. Bukas na. Bala ko kasing diba magsisimba kami bukas. Tapos, bala kong isabay na rin yung pag-blessing kay Perla sa carnival. So, ngayon, ang agenda natin ay walang iba kung hindi maglinis. Nakapagpahinga na tayo ng maayos nung nakaraan. Nag-movie marathon lang kami. So, okay na yun. Nakapag-reset na tayo. Ngayon, back to reality. Gusto kong maglinis. Gusto kong maglinis dito. Yung talagang todong linis dito sa kwarto, sa master bedroom. At kung kakayanin ko pa, baka linisin ko rin yung kwarto nila ay. Kasi usually, sila na talaga yung pinalilinis ko dun para matuto din sila. Sila na yung pinag-maintain ko ng room nila. Unless, i-deep clean ko siya. Pero yung mga simpleng mga kalat-kalat lang, ganyan, mga kalat nila, sila na yon. Yung dalawang ate ni Ollie na yung gumagawa. Gumising ako nang, may bago na naman akong pimple. Alam nyo, nagsimula tong, parang nagbe-breakout ako simula nung sinabi ko sa inyo na hindi na ako nagbe-breakout. Diba? Ang weird. Afternoon, kinabukasan, or mga after 2 days, biglang naglabasan yung pimple ko. Ewan ko ba? Maganda ata talaga, hindi na lang pinapansin. Maaga ako nagising, 6:30. Kakatuyo lang ng isang malaking pimple. Ay, tumubo na naman. Ba't ganon? Sila mga tulog ba? Actually, nagising na sila kanina. Ewan ko, pagbaba nilang lahat, mga nakatulog sila. Pati si Oli. Yan, kapag ka may pimple ako, ito yung nilalagay ko. From Luminis to Acne Spot. Pwede pa ba ito? Tagal na nito kasi sa akin. Pwede pa naman siguro. Dapat may isang taon. Sayang kasi, hindi, madami pa siya. Oh. Hindi pa naman siya masyadong nagamit nga last year. Kasi nga, halos hindi ako nagka-pimple last year. Ewan ko ba ngayon. Bakit ganito? Tapos pag may tumubo pa namang pimple sa akin yun, ah, pakalaki. Yung nakakairitang pimple talaga. Gusto pala to ni Oli. Yung nabili namin sa Healthy Option. Mahilig siya sa mga dried fruit. Yan. Ito kasi Fuji Apple and Cinnamon. Gusto niya, napagtsatsagaan niyang kainin to. Okay, game na. Linis na tayo. Sala ko dito. Anong sad? Wala ako. Kasama? Wala. Si Louie, dito ka. No! Di mo ubusin niya para makakain ka na. Diretso kain ka na. No. Don't let her sit beside me! But what is our alpha? Tagal mo, Louie. Yeah. Ito siya, oh. Tingnan niya. Kulay yellow yung ano. Bakit yellow? Inano ko na siya. Minix ko na yung... Yolk. Tsaka egg white. So? Lasang ano parang naman yan? Egg white, di ba, Louie? Oh. You can see it. Yeah!
Bumbong. Wanda. Hi. Yummy, yummy. Last one, last one. Oh, yummy! All done, it is all done. Yan, dito pa tayo ngayon sa Dirty Kitchen. Kasi magluluto ako ng bok choy. Favorite ko na to. Ano lang to, madali lang to gawin. Kailangan lang bawang, oyster sauce, asukal. Nahiwa ko na pala tong ano, bawang. Obviously. Yan, dito pala ako nagluto sa labas kasi makulimlim ngayon. Ang solar, parang na, ang output lang ng solar namin sa 1 kilowatt. Kaya dito muna. Balik ulit sa dati. Pero ang kaya nun, isang aircon pag ganang 1 kilowatt. Malamig rin naman ngayon. Okay lang. Kasi parang nag-uulan sa labas. Sa ibang parte ng ano, Manila. Pero dito sa Las Piñas, makulimlim lang. Tapos na naugasan na pala to. Itong recipe na to, ano, pamana pa sa amin ni TikTok. Nakita ko lang to sa TikTok. Pero itong luto na to, nakikita ko na to sa mga Chinese restaurant. Hinanap ko lang sa TikTok kung meron. Meron naman. Pakulan lang natin ang konti. 1 minute. 2 minutes. Ano lang to, oyster sauce, tapos yung mantika ng garlic oil, tapos asukal. Papakulang ko lang ng konti. Parang naparami yata ang oyster sauce ko dito. Gusto kasi crunchy yung ganito. Si Bia naman ayaw ng ano, masyadong garlicky. Yan. Tapos nagtitira ako nito para pang sausaw. Sausawan din. Kain. Like 1 year ago. Oy, no, Matoy. Matoy. We're both wearing the same color. No. Yes. It's only the t-shirt. Oh. This is the chicken. Hindi ko alam. I'm just waiting for you guys. It's chicken, I swear. Yep. This is a leg. Leg quarter yan. Ang leg quarter, may drumstick tsaka. So this one has more? Mm-mm. Obviously. Dawa kayang kanin. Huh? Then why did you put your knife there? Nalagay ko lang. Daddy, I can't open the cake door. Cake. Sarong ko. Are you sure it's a really big balat? Harapan na ako? Yes. Daddy, do you want the balat? No. You can just stab it. Tabi. I think it's because this hurts. She's not even eating the meat. Are you really? I'm eating meat and I have some out. Used to get my hair done, used to have my nails long, used to wearing makeup every day. Used to rush to work and have no time for fun, and spend half of my life on full highways. Then the world closed down, stuck inside this town, home with the family, all new reality. Four walls and a door, nothing's like before, you and me and no distractions. So let's just keep it simple.
There's so much we can do at home. Build a fort in the living room. Have a pillow fight. Grilled cheese in our bed. And we'll look at stars and eyes. Keep it simple. Disconnect the telephone. Rip up all the calendars. Cancel every plan. Catch up on The Bachelor. We'll still laugh again. The day we kept it simple. Always used to worry. Always in a hurry. Dinamihan ko na para yung iba i-freezer ko, tapos sa umaga, iinapin na lang ng toaster. Yan, after ng mga kalat, ayun, umaapaw kasi. Yun pa, apaw. Tapos, ito na yung nagawa natin. Dami, oh. Ay, oh. 1 week supply of pancake. The minutes just fly by. Focus on the wrong things, double tapping, scrolling, fall asleep while asking myself why. Then the world closed down, stuck inside this town, home with the family, our new reality. Four walls and a door, nothing's like before. You and me and no distractions, so let's just keep it simple. There's so much we can do. Kept it simple. Oh, 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 oh. Let's just keep it. Guys, hindi ko na na-record to, pero ayan, nag-refill na ako ng mga bagong gamot. Dito kasi sa side na to, nandito yung mga pang-emergency, mga gamot, vitamins, yan, mga pang-allergy, ointment. Ito, yung ini-spray sa ilong pagka ina-atake ng allergic rhinitis si Louie. Iba-iba na yan. Tapos yung mga oil-oil, sinisinghot-singhot. Ito rin yung nilalagay ko kay Louie pala sa mga nagtatanong, sa mga pala nosebleed din yung mga anak. Pero buti na lang si Louie. Wala pa ulit siyang episode na ganun. Medyo matagal na. Pero ayan, after nilang mag-nosebleed, ito yung nilalagay ko, polysporin. After ko siyang ispray nito, lilinisin ko muna yung ilong niya, then ito, effective to. Yan, tapos pag may ubusipon, perfect oil, mama tails, tapos pag may mga pasa-pasa, yan. Tapos dahil nga, laging dry yung aking kamay, gusto ko lagi nag-moisturize ako. So, yun ito, pampatak sa mata, rosary, mayon, yun lang. Sa side na to, yan yun. Puro mga pang-emergency. Actually, dapat ito nga nandito eh, kaso hindi biglang hindi na nagkasya eh. Dito na lang siya. Kasi kailangan may flashlight tayo lagi in case of emergency. May nail cutter din ako dito na nilagay sa gilid and ball pen. Maglalagay lang din ako dito ng mga ponytail. Lagay ko lang din to. Ito kasi yung camellia yung nabibili namin sa Healthy Option. Pag nagngingipin si Ollie, sobrang effective nito sa kanya. So, lagay na lang natin siya siguro dito. Wala nang space eh. So, yan. Yan. Tapos, dito naman sa side na to, yan, more on pang pa-arte lang. Siyempre, may rosary pa din ako dyan, yung bigay ni mama. So, yan, measuring tape para if ever may kailangan, sukatin, nandyan lang siya. Nail cutter, shock-shock, more hair tie, tapos sudo cream, tapos lip balm, white flower, tapos yung ganun ko din, yan, pastel, yung parang inhaler. Tapos, ball pen, ito, may hand cream din ako dito. Notebook, yan, kapag may bigla kasi ako naisip na idea, talagang mas gusto kong nagsusulat kesa sa tinatype. Mas naaalala ko siya kapag ka nagsusulat. Post-it, if ever. Tapos ito, parang flashlight din to. Yan, pang emergency din in case. May pito din ako dito, if ever. At least, diba? Pag na-trap tayo or ano, may pito tayo. Parang candy, kapag ka makatin lalamunan sa gabi, parang biglang nag-dry. Extra mini wipes, tapos dalawang basahan. Just keep it simple, like simple. There's so much we can do at home. Build a fort in the living room. Have a pillow fight, grilled cheese in our bed. And look at stars at night, let's keep it simple.
So guys, pakita ko lang sa inyo yung sitwasyon na walk-in closet namin. As in, ang lala talaga niya, guys. So ayan, ito yung sa side ko. Ito yung sa side ni Daddy Al. O, pack. Tapos yung mga paper bag, nandun pa. And ito. Ito yung mga padala, yung mga bagong damit, nagkahalo-halo na sila dyan. Kaya naging ganyan niya kasi kapag ka nagmamadali ako, hinahalukay ko na lang sila kasi nga wala na sila mapaglagyan. Pero tignan natin kung ano pa yung magagawa ko dito. Ang gusto ko kasi sana, yung mga workout clothes ko kasi nandito. Kasi nga diba nung nabuntis ako, tinabi ko muna sila. Tapos nung hindi pa sila kasya sa akin, so nakatabi lang muna sila. Eh ngayon, kasya na ulit sila. And yun nga, balak ko sanang mag-araw-araw na ulit magsuot ng pang-workout clothes. Yun na putol yung sinasabi ko na lobat ako. Pero ayun nga, ang bala ko nga sana ibaba na yung mga pang-workout clothes ko para anong hassle kasi diba? Kung dyan ko sila lagi kukunin sa taas, so medyo hassle siya. As much as possible sana gusto ko talaga lahat ng damit ko nakahang. Kaso wala tayong choice sa ngayon. Hanggat hindi pa ito nare-renovate. Pero soon, guys, i-renovate na siya. So, ang mangyayari yan, mas lalaki na siya and pahaba na yung magiging walk-in closet natin. Tsaka, mas may space na si Daddy Al. Kasi tignan nyo naman yung space ni Daddy Al. Ayan lang. Pero yun, guys, gulong-gulo na talaga ako. Eh, kailangan na kasi medyo, pag nagharap ako ng outfit, medyo nahahasela na ako, nai-stress na ako, hindi gumagana yung utak ko. Kaya kailangan, ito kasi ang mahirap dito, oh. Anlaki pa sana ng space niya doon, pahaba doon. Kaso, may harang nga. Yan o. Kaya lalo na kapag kapuno siya, hindi mo na maa-access yung nandun. Lampas kalahati pa yun eh, yung lalim nun. So, ayun. Hindi ko na lang i-video siguro muna yung pag-aayos. Pagkatapos na lang yung resulta para tuloy-tuloy lang ako. And hindi makonsyo si Daddy Al. Charot. Hindi kasi magpapatulong na ako kay Daddy Al para mas mabilis matapos. Kasi kung ako lang, medyo matagal akong magdesisyon sa buhay. Kaya kailangan ko na ng tulong. And ito pa ang isa. Ayan. Ayusin ko rin yan. Puro rubber shoes, no? Wala ako masyadong sandals. Ngayon, tatanggalin ko na rin yung mga hindi ko ginagamit na sandals. Hindi ko nalolokohin yung sarili ko. Kasi ilang beses ko na silang inattempt na itabi. Pero hindi ko naman sila ginagamit. So, ang ginagamit ko lang talaga is ito. Yan, ito kapag may event lang, ha? Yan. Yan lang halos. Tsaka ito, itong... Tingnan nyo, gulo-gulo na. Hindi ko na iniingatan yung mga ano ko, diba? Ito, Hermes. Yan, yan na lang. Tas the rest, puro rubber shoes na talaga yung ginagamit ko. Pero kailangan natin ayusin yan lahat. Yung gulo-gulo na mga box. Itong mga bag ko dito, naayos ko na ito nung nakaraan. Ayan. Kaya kahit papano, maayos sila. Medyo nagulo lang ulit kasi ngayon nag-outing kami. Ayan. Pero maayos na yan. Okay na yan sila dyan. Every minute, every second of the day, you beside me all the time, all the time. I've loved you and I always will, but I know someday you'll feel. I'm a hopeless romantic, I know I am. Ayan guys, umorder din ako ng ano, pampahyper to. So, nag-crave ako ng cake. Eh, nakita ko to, parang mga mini cake. Sabi ko, parang andami kong gustong tikman. So, ayan. Anim na cupcake. Malaki din siya, in fairness, ha? Dito sa Heavenly Dessert by Chef Jim. Ang taas kasi ng ano nito, reviews. Nasa 4.9 sa Grab. So, titikman natin yan kung masarap. Kanina pa niya inaantay yan ni. Yes, yeah, strawberry. You yeah. Want strawberry, Ali? Ah. Here. I don't want it. I'm not eating it. Yummy? Wait, Daddy. She doesn't like it. Kaya nagustuhan nga Louie. Ew. This lawa. Hindi, ano yun? Parang sugar. Ah. Yummy? Yummy? Uy, nagustuhan. Gusto mo pala strawberry. Dati matamis binili... siguro kasi. Oo daw, oo. Yung dating strawberry na binili ko, ay, hindi mo kinain. I think she likes that strawberry. Wait! Nahaluan kasi ng chocolate siguro. Mm. Yum-yum na. Ah, nangingili ako sa ngipin.
Yum yum yan na, yum yum. This is ice cream. Okay lang ba yun? Kinuha niya lahat. Himala, gusto mo ng ano, ube ah. Halos parang ice cream siya kasi frozen eh. Yeah. Like it? It's a bit okay. A bit lang? But what's this? Baka makapuno. Ewan ko kung ano. Tastes like ice cream. Sige, kainin mo buo. Uy, nagustuhan. Subscribe. Ang galing mag-prompt. Tikman muna natin tong... Asan si ate? Downstairs. Tiramisu ata to. Tiramisu. Mmm, sarap. Para kasi siyang ice cream. Yung texture niya. Oli naman, Oli. Wait lang. Pa may bangaw talaga kanina pa. Napatay na yung isa sa kaya sila nang gagaling. Ayaw. Andi na. No. Okay. I tried the ube one. Ito parang tiramisu. Ha? Masarap nga, guys! Speak English, I don't understand it. Yung ube yung tinry ni Louie. I liked it. Ano yan, ube? Mm-mm. Uy, dati, kung ano bagay sa'yo sa suot mo? Suot ni Ali. Oo. Sarap! Masarap yung ube din. Ano yung ube, makapuno? Ata, oo. Yeah. Oh, tikman mo pa. Parang may makapuno sa isang ube. I like the ube. It tastes like the ice cream. Sama, Louie. It tastes like the ice cream. Mm-hmm. Well, eh, Oli. Just put this here. Try it. Oh, Louie, ah. Gusto, ah. Ano? Sama. Yummy? It's like chocolate. Parang chocolate lang. Kukunin na niya naman. Kunin mo na. Sige na yun. Kaya ko jewelry. Kumain na ako. Tinikman ko lang naman. Sige na. Sige na. Kayo. Sige, kunin mo na yun. Dikit. It's like dikit. Okay. I will tanggal it. The dikit. Okay. The dikit is tanggal. Ate, careful dito.